Kumusta sa inyo, Grade 8 student? Welcome sa School Career 101. Sa video na ito, ay pag-aaralan natin ang tungkol sa Aralin 6, ang pitong kontinente. Ngunit bago muna ang lahat, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag kalimutan na mag-subscribe sa School Career 101 para sa mga panibagong aral videos para sa Grade 8 Araling Panlipunan. I-click mo ang icon sa ibaba at ang playlist section at doon mo makikita ang lahat ng playlist section para sa Grade 8 Araling Panlipunan. Pwede mo itong i-binge watch kung ikaw ay naghahanda para sa isang major exam, quarterly exam, o ikaw ay may unit exam o simpleng pagbabaliktanaw o simpleng pagre-review lang sa mga nakaraang aralin ninyo sa Grade 8 Araling Panlipunan. Maraming salamat! Bahagi pa rin ang aralin na ito sa pag-aaral natin sa geografiya bilang bahagi ng pag-aaral din sa kasaysayan. Bahagi pa rin ito sa pag-aaral ng katangian pisikal ng daigdig. Sa aralin 5, pinag-aralan natin ang tungkol sa kasaysayan ng pitong kontinente at ang kung paano ito nabuo. Ngayon ay pag-aaralan natin bawat mga kontinente. Magsimula tayo. May mga kontinenteng nagtataglay ng marami mga bansa. May pitong kontinente sa daigdig. Una ay ang Africa, pangalawa ay ang Antarctica, pangatlo ay ang Asia, pang-apat, Europe, panglima ang North America, pang-anim ang South America, at pang-pito ay ang Australia. Tandaan na ayon sa istatistika, ang karaniwang isinasama sa Australia ay ang Oceania na tumutukoy sa mga bansa at pulo ng Micronesia, Melanesia at Polynesia. Ipagpatuloy natin. Narito ang talahanayan para lubusan nating maunawaan ang bawat detalye o impormasyon ng bawat kontinente. Bago natin pag-aralan ang katangian ng bawat kontinente, ay pag-aralan muna natin ang mga mahalagang datos. Batay sa lawak, tinatayang populasyon as of 2009 at bilang ng mga bansa. Makikita sa talahanayan na ang pinakamalaking kontinente batay sa lawak ay ang Asia. Ito ay umaabot ng 44,614,000 na lawak. Ang bilang ng populasyon nito as of 2009 ay umaabot ng 4,088,647,780 at meron itong 44 na mga bansa. Pangalawa sa pinakamalaki ay ang kontinenteng Africa. Ito ay umaabot ng ang lawak nito ay umaabot ng 30,218,000 at may tinatayang populasyon na 990,189,529. Higit mas marami ang mga bansa nito kaysa kumpara sa ibang pitong kontinente na umaabot ng 53 countries or 53 na mga bansa. Ang pumapangatlo ay ang kontinenteng Europe na may lawak na 10,505,000. As of 2009, umabot na ang populasyon sa kontinenteng Europe ng 728,227,141. At ang bilang ng mga bansa dito ay umabot ng 47 countries. Sumusunod ang North America na may lawak na 24,230,000. As of 2009, ang kontinenteng North America ay umabot na sa 534,051,188. At meron itong 23 countries. Sumusunod ay ang kontinente ng South America. Ang South America ay may lawak na 12,814,000.
As of 2009, ang South America ay may populasyon na 392,366,329. At meron lamang itong 12 mga bansa or 12 countries. Ang Antarctica ay ang pang-anim na kontinente batay sa lawak. Ito ay umabot ng 14,245,000. Wala itong bilang ng populasyon. Wala ring bilang ng mga bansa. At ang panghuli ay ang Australia at Oceania na umaabot ang lawak sa 8,503,000. Tinatayang populasyon ay umabot ng 34,685,745 at meron lamang 14 na mga bansa or 14 countries. Ngayon ay tatalakayin natin ang katangian ng bawat mga kontinente. Bawat isa sa katangian nito. Magsimula tayo sa kontinenteng Africa. Nagmula sa Africa ang mga lalaking supply ng mga ginto at diamante. Naroon din ang Nile River na pinakamahabang ilog sa buong daigdig at ang Sahara Desert na pinakamalaking disyerto. Ang Africa ang nagtataglay ng pinakamaraming bansa kung ihahambing sa ibang mga kontinente. Tandaan ang katangian ng kontinenteng Africa. Pupunta tayo sa pangalawang kontinente at yon ay ang Antarctica. Samantala, ang Antarctica ay ang tanging kontinenteng natatakpan ng yelo na ang mga kapalay umaabot ng halos 2 kilometers or 1.2 milya. Dahil dito, walang taong naninirahan sa Antarctica maliban sa mga siyentistang nagsasagawa ng pag-aaral tungkol dito. Gayunpaman, sagana sa mga isda at mammal ang mga karagatang nakapalibot dito. Ang pangatlo ay ang tatalakayin natin ang katangian ng kontinenteng Asia. Sinasabing ang sukat nito ay mas malaki pa sa pinagsamang lupain ng North at South America o sa kabuuang sukat ng Asia ay may tinatayang sangkatlong or one-third bahagi ng kabuuang sukat ng lupain ng daigdig. Nasa Asia rin ang China na may pinakamalaking populasyon sa daigdig at ang Mount Everest na pinakamataas na bundok sa pagitan ng Sagarmatha Zone sa Nepal at Tibet sa China. Sunod ay tatalakayin natin at pag-uusapan natin ang kontinenteng Europe. Ang laki ng Europe ay sangkapat o one-fourth na bahagi lamang ng kapuluan ng Asia. Ito ang ikalawa sa pinakamaliit na kontinente ng daigdig na may lawak na halos 6.8% ng kabuuang lupa ng daigdig. Ngayon ay puntahan natin ang Australia, isang bansang kinikilala ring kontinente, pinakamaliit sa daigdig. Napapalibutan ito ng Indian Ocean at Pacific Ocean at inihihiwalay ng Arafura Sea at Timor Sea. Dahil sa mahigit 50 milyong taong pagkakahiwalay ng Australia bilang isang kontinente, may mga bukod-tanging species ng hayop at halaman na nasa Australia lamang matatagpuan. Kabilang dito ang kangaroo, wombat, koala, Tasmanian devil, platypus at iba pa. Ngayon ay tatalakayin natin ang kontinenteng North America. Ang North America ay may hugis na malaking tatsulok, subalit mistulang pinilyasan sa dalawang bahagi ng Hudson Bay at Gulf of Mexico. Dalawang mahabang kabundukan ang matatagpuan sa kontinenteng ito, ang Appalachian Mountains at sa silangan ay ang Rocky Mountains sa kanluran. Ngayon ay talakayin natin ang South America. Hugis tatsulok na unti-unting nagiging patulis mula sa bahaging equator hanggang sa Cape Horn na katimugan
ang Andes Mountains na may habang 7,240 kilometers or 4,500 milya ay sumasakop sa kabuuang baybayin ng South America. At yun ang katangian ng bawat kontinente. Narito ang mga katanungan sa bawat patungkol sa mga kontinente. Mainam na tandaan ang mga kaalaman na natutunan mo sa bawat kontinente. Maaaring ang iyong guro ay magbigay sa inyo ng pagpapaliwanag sa bawat kontinente. Tandaan lang ang mga mahalagang impormasyon na inyong napakinggan. Ngayon ay sasagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Maghanda ng isang buong papel at sagutin ang mga sumusunod. Ano ang mga katangi-tanging paglalarawan sa bawat kontinente? Ipaliwanag bawat isa. Bawat kontinente. Sa anong aspekto nagkakatulad o nagkakaiba ang mga kontinente? May mga pagkakatulad ba o may pagkakaiba ba ang mga kontinente na ating napakinggan at ating natalakay? Bakit mahalagang pag-aralan ang mga kontinente tungkol sa mga kontinente ng daigdig? Again, bakit mahalagang pag-aralan ang mga paglalarawan tungkol sa mga kontinente ng daigdig? Kung masasagot mo yan, ay masasabing natutunan mo na ng maayos ang ating aralin tungkol sa pitong kontinente. Mahalaga din ang tandaan ang tamang pagkakasunod-sunod ng kontinente at malaman mo ang pinakamalaki at ano ang pinakamaliit batay sa lawak nito. Maraming salamat. Ito ang School Career 101. Magkita-kita tayo para sa Aralin 7.